Mamaktan Virtual Diving Adventure with your dive guide. And be amazed by a fish named Lapu-Lapu sa wonders of creation. Isa na namang underwater adventure ang ating ma-experience ngayong araw, mga kasangbahay. Kaya samahan niyo ako in Making Waves Beneath. I am Cindy Maduma and this is To Dive! Come and join our journey down into the reefs and tides. Come and sit beneath the waves, the wonders of this life. Open your eyes and see the world below the seas. It's the wonder of God's creation that makes us believe. Of the dive. Living museum kung ituring ng mga turista ang isla ng Mactan dahil na rin sa mga historical events dito. Pero, sikat din itong dive destination sa bansa. Sa ating virtual dive adventure ngayong araw. Take a plunge with your dive guide. You can visit Mactan via Mactan Cebu International Airport. Bukas ang Lapu-Lapu City sa domestic tourists, authorized person outside of residence or APOR, at returning residents. Wala ring hinihinging travel requirement ang syudad tulad ng swab test result o acceptance letter. Pero, kailangan mong pumasa sa lahat ng health screening at walang kahit anong symptoms of COVID-19. Mahigpit na ipinapatupad din dito ang no face mask, no face shield, no ride policy sa lahat ng public transportation. Bukod sa face mask at face shield, required din ang mga turista na magsuot ng personal air purifiers. Para sa mga tourist diver, kailangan na may confirmed pre-online booking ka sa accredited dive operators. At take note mga kasangbahay, exclusive for Lapu-Lapu residents only ang public beaches dito sa ngayon. Hindi lamang ang mga history enthusiast ang bumibisita sa Mactan. Pati na rin ang mga tourist diver dahil sa sari-saring buhay ilang na makikita sa ilalim ng dagat dito. Dinarayo din ang Mactan ng mga underwater photographer tulad ni Jerome Kim. Gateway to premier diving destinations in Cebu kung ituring ng mga diver ang Mactan. Bukod sa nandito matatagpuan ang second busiest airport ng Pilipinas, accessible ang napakaraming dive destinations sa Cebu mula sa isla. Tulad ng Malapascua, Walwal, Argao, Oslog, at marami pang iba. Pero hindi na natin kailangan lumayo pa sa Magellan's Marker dahil more or less 1 kilometer lang mula rito ay mararating natin ang ating dive destination, ang Shangri-La Marine Sanctuary. Alam niyo ba mga kasangbahay na ang isla ng Mactan ay isang coral island? Nabubuo ang coral island mula sa mga nadurog na corals.
Ang land area ng Mactan ay bahagi lang ng isang malaking coral reef system. Tara at silipin natin ang ganda ng ilalim ng coral island na ito. Entering mapapahanga ka kaagad sa linaw ng tubig dito. This dive site is a slope wall covered with hard and soft corals. At shallow depth of 3 meters, makikita na buhay ang marine environment ng sanctuary. Bukod sa hard and soft corals, may isang wooden wreck din dito na inilubog upang maging artificial reef na binalot na ng corals at sponges. Kasabay natin sa paglangoy ang mga friendly oriental sweet lips na ito. Pati na rin ang vibrant school of angelfish. Makakakita ka rin dito ng barracuda. Pero may isang plastic bottle kaming napulot sa ilalim. Habang tinututukan ng aming underwater cameraman ang plastic na ito, bigla na lang siyang dinumog ng mga isda. Baka inakala nila na isa itong pagkain. Alam niyo ba nang isang piraso ng plastic ay malaki ang magiging epekto sa ating marine environment? Kaya nitong makapatay ng napakaraming corals. Kaya naman patuloy kaming nananawagan na maging responsable tayo sa paggamit at pagtapon ng plastic. Ganun pa man, walang bakas ng illegal fishing dito sa dive site. Masasabi pa rin epektibo ang pagpoprotekta sa sanctuary dahil sa mga pristine corals and sponges na makikita. Umuulan ng confetti underwater dahil sa dami ng isda sparkling with different colors. Pero hindi makukumpleto ang dive adventure sa Mactan kung hindi mo mamimit si Lapu-Lapu, the fish named after the first Filipino hero. Shangri-La Marine Sanctuary is just one of the places to be here in Mactan for summer. Seeing this paradise undersea of the historic land of Mactan, we can say that this place has so much to offer. Experience new exciting dive adventures. Take a plunge with your dive guide. Discover the mystifying underwater world. Behold the unbelievable. Be amazed by the wonders of creation.
ocean awareness. Be first in ocean updates. And be inspired with the intensified marine conservation advocacies. I protect the ocean. Gear up for a new chapter of making waves beneath. With your diving buddy, The Dive, on its Season 7. Sa mga dinarayo sa Cebu ay ang Mual-Mual. Matatagpuan ito sa southwest side ng Cebu Island. Kapilang ito sa best dive destinations ng bansa na hindi mawawala sa bucket list ng mga scuba diver and beachgoers from all over the world. Pero bakit nga ba dinarayo ang Mual-Mual, Cebu? Milyong-milyong isda ang nagsasama-sama, ang kanilang mga galaw ay iisa. Ito ang Sardine Run, ang ipinagmamalaki ng Mual-Mual. Nagkukumpulan, mapilis at sabay-sabay kong kumilos ang milyong-milyong sardinas na ito, tila iisang isip ng bawat isda. Ang nakamamanghang tanawin na ito ng karagatan ang nasaksihan ng nakilala naming couple diver and adventurer sa Cebu. Tara at balikan natin ang unforgettable diving experience ng Sweethearts on Adventure, Gian and Sheila, with a sardine run bago ang pandemya. Every dive is different and unique, but the most memorable we had was our dive in Panagsama, Mual-Mual, Cebu. Unang na-encounter ng couple diver ang Sardine Run habang sila'y nag-i-snorkel sa isang sikat na beach dito sa Mual-Mual, ang Panagsama Beach. Mual-Mual Panagsama is a popular dive site for many divers all around the country and all around the world. So right there, just a few yards away from the shore, it's already a wall. There are lots of sponges and, you know, fish, corals. There are also lots of sea turtles. It seems to be a very nice haven for sea turtles. But what makes that dive site unique is the sardine run. There's a huge, huge cloud of sardines, millions of sardines right there. Sa malapitan, kitang-kita ang di mapilang na mga sardinas na ito. Nakamamangha ang dami ng isdang bumubuo ng Sardine Run. It's like you're diving into an eclipse, into a cloud of sardines. And that makes it really, really nice. Like, it's all sardines all around you. And when you go down, sardines are above you. It's a different experience. Ilang minuto pa lamang nang lumubog ang dalawa sa ilalim ng dagat nang biglang isang hindi inaasahan ang nagpakita kina Gian at Sheila. The most unforgettable experience for both of us because we had a rare encounter with a whale shark. When I am at the back, I always look back and see what's behind me, and there I saw this whale shark and both of us were surprised. We were in shock. I mean, I was in shock. I was in panic mode because it was so big. I wasn't expecting that. No one's expecting a whale shark to come that close in Mual-Mual in many years. And we were there. When I went in, I grabbed him. The whale shark disappeared, swam away. So we didn't capture that. So moving on, we just enjoyed the scenery, but deep in my mind, I wish that whale shark will come back. And so in the middle of our dive, while he was busy videoing the wall, it came back. It really came back. And then the dive master just grabbed him and he was like, yeah. It was a very big whale shark right in front of me. So basically, that was one of the very good experience. Yeah, and right after the dive, I mean, you can't express it in words. Yeah. I mean, we just
We were there. We experienced it. We both were there. To me, it's different if one of us was just there and then the other was not there. So, you know, we just relished on that rare, rare moment. Sa kabila ng laki ng butanding na nakita ng dalawa, agaw atensyon pa rin ang sardine run dahil tila mas malaking hayop ito kesa sa napadaang whale shark. Dahil sa iisang kilos ng mga sardinas, nagmistula silang dambuhalang hayop. Ang pagsasama-sama o schooling at ang kanilang sabay-sabay na paglangoy o synchronized movement ang paraan nila para protektahan ang isa't isa. At upang lumiit ang tsansa na makain sila ng malalaking isda, maaari kasing malito ang mga predator nila dahil sa kanilang itsura. Ika nga, protecting each other by being together. Tulad ng sardine run, ito rin ang pilosopiya ni Najian at Sheila bilang dive buddies. In every adventure that we do, most especially on scuba diving, we always rely and depend on each other because, you know, you can't dive without a dive buddy. We check on each other, we monitor on each other, make sure that each one of us are safe. And if something fails, you should be there for that person. We actually depend our lives with each other. Like in scuba diving, I have to watch over her, she has to watch over me, so that we would be safe. Just a disclaimer, when we first started scuba diving, I don't know how to swim. I don't know how to swim, but our dive instructor, Junji, assured us that it's okay, I'm here, I'll guide you. So on the first few dives that we had, you can see us holding hands. Because I have to hold her. I don't know how to swim, and I'm so afraid to, you know, step on those corals, and yeah, I just have to hold his hands. And they say we're so sweet, but they don't know what the real story. Yeah. Scuba diving allowed us to see that there's an almost alien world right here in our own planet, and there are only a very few people who can see that. I mean, we divers are privileged to see that world. And upon seeing that world, we realized how fragile nature is and how we humans need to take care of it. That's actually the most important lessons we have in every dive. Aside from the good things that you are seeing underwater, we are also seeing the bad things like trash, remnants of humans are there, and corals are being trampled. Destroyed. We are honorary members of Scuba Sorero here in Lapu-Lapu. So they always go reef clean up and we participate in that. It's one of our ways of helping. You know, there might be other things, but we just realized we need to take care of our marine environment. Hangin, tubig, hanap buhay, transportasyon, medisina, panangga sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa lawak ng karagatan, hindi maitatago kung gaano ito sa ating kahalaga. Sabi nila, hindi raw kailangan ng dagat ang tao. Pero iba na ngayon ang takbo ng mundo. Kailangan ng karagatan ang ating proteksyon laban sa mga pang-aabuso at polusyon. Na tayo rin ang may gawa. Ikaw, ako, lahat tayo. Ano mang katayuan natin sa buhay, kung ang bawat isa ay aaksyon, ay malaki ang magagawa.
Kailangan lang nating magkaisa. I protect. 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 I protect the ocean. Makukumpleto ang dive adventure sa Mactan kung hindi mo mamimit si Lapu-Lapu, hindi si Datu, kundi ang isdang ipinangalan sa kanya. Be amazed by the fish named Lapu-Lapu sa Wonders of Creation. Kilala sa tawag na grouper ang isdang ito, locally known as Pugapu, aka Lapu-Lapu. Ang isdang ito ay mahigit 160 species at 27 species naman ito ay makikita sa Pilipinas. Isa sa pinakamahal na isda ang Lapu-Lapu. Alam nyo ba na aabot sa 1,000 to 2,000 pesos ang presyo ng isang kilo ng Lapu-Lapu? Bakit nga ba napakamahal ng isdang ito? Mas masarap daw kasi ang lasa nito kumpara sa ibang isda. Dahil sa sarap nito, isa ang Lapu-Lapu sa mga commercially important fishes dito sa bansa. Karaniwan itong ine-export sa Hong Kong. Dito sa Pilipinas, nasa 100,000 katao ang umaasa rito bilang kanilang hanap buhay. At alam niyo ba na $25 million ang inaambag nito sa annual revenue ng bansa? Bukod sa pagiging masarap na delicacy, may kakaiba pang katangian ang Lapu-Lapu. All groupers are born female, pero kaya nilang mag-transform bilang lalaki sa kanilang pagtanda para sa kanilang reproduction. Karamihan ng mga species ng Lapu-Lapu ay lumalaki ng 20 to 50 centimeters. Pero alam nyo ba na may mga Lapu-Lapu na lumalaki ng hanggang 3 metro o higit pa? Tulad ng Goliath grouper? Sa laki at lakas nila, kaya nilang humuli ng maliliit na prey sa isang higop lang. And these creatures are not chewers. Nilulunok lang nila ang kanilang mga prey ng buo. Kilala rin ang grouper sa pagkakaroon ng high degree of fidelity sa lugar kung saan ito nakatira o kung saan sila nanginitlog. Dito sila namumuhay habang sila'y nabubuhay. At kung si Lapu-Lapu ay may malaking ginagampanan noon bilang isang datu o chieftain sa ibabaw ng isla ng Mactan, matuturing namang datu ng mga corals ang isdang Lapu-Lapu. Isa kasi sila sa top-level predators ng reef fishes. Pero dahil sa mataas na market price nito, naging overexploited na ang populasyon ng isdang Lapu-Lapu. Sa buong mundo, 20 species nito ay nanganganib ng maubos. 6 sa mga uri ng Lapu-Lapu na matatagpuan sa Pilipinas ay kabilang sa listahan ng International Union for Conservation of Nature o IUCN, bilang vulnerable at near threatened species. Malaki ang ginagampanan ng Lapu-Lapu sa ilalim ng karagatan. Itinuturing din silang ecosystem engineer species. Dahil kasi sa kanilang presensya sa isang marine habitat, mas nagiging masigla ang sari-saring buhay na nakatira dito. Kaya, kung mauubos ang mga Lapu-Lapu, ay maaaring maapektuhan ang buong marine environment kung saan sila matatagpuan.
lahat ng nilalang sa karagatan, maliit o malaki man, may mahalagang ginagampanan. Kaya, dapat pangalagaan. Yan ang wonders of creation. Paano kaya natin mapipigilan ang pagkaubos ng mga lapu-lapu sa ating karagatan? Isa yan sa mga dapat niyong abangan sa susunod na linggo. Sana ay nag-enjoy at may natutunan kayo ngayong araw, mga kasangbahay. Kita-kita ulit tayo sa ating next diving adventure with your diving buddy, The Dive! Experience new exciting dive adventures. Take a plunge with your dive guide. Discover the mystifying underwater world. Behold the unbelievable. Be amazed by the wonders of creation. Ocean Awareness. Be first in ocean updates. And be inspired with the intensified marine conservation advocacies. I protect the ocean. Gear up for a new chapter of making waves beneath. With your diving buddy, The Dive, on its Season 7.